Guys, for today's video, ang pag-usapan natin ay about Uno Bank. Medyo trivial lang to kasi i-share ko sa inyo ang limang bagay na magugustuhan nyo with Uno Bank at ang limang bagay na medyo magtatanong kayo bakit nga wala pa kay Uno Bank or bakit nga ganyan with Uno Bank. So, ano pang hinihintay nyo? Samahan nyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and other good financial practice na meron ng experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so kung bago ka pa lang dito sa channel na to or about Uno Bank, meron na akong review about Uno Bank. Yan, at saka yan. Try nyo na lang panoorin yan after this video para magkaroon kayo ng further idea about Uno Bank. But for this video nga, pag-usapan natin ang limang bagay na magugustuhan mo about Uno Bank at ang limang bagay na medyo mapapakamot ka ng ulo kung bakit ganyan si Uno Bank. So, simulan na natin sa number 1, which is ang 4.25% interest rate niya, which is credited on a daily basis. Yan. So, since this is credited on a daily basis, compounded na rin siya daily. Siguro, masasabi ko, mas mataas ito kesa kay Maya na 3.5%. Wala kang ibang mission na gagawin kasi base interest yung 4.25%. And then, kung i-compare mo din naman to with C-Bank, 4.5% si C-Bank, mas mataas lang ng 0.25%. So, I guess, okay na rin si Uno Bank in terms of interest. Okay, number 2, it has other bank products such as Uno Loan, wherein you can loan as much as 250,000 pesos and also a time deposit which gives you an interest rate of 6.5% per annum. O diba, hindi siya katulad ni C-Bank na savings lang. Yes, merong additional na may bills pay or what, pero more on yung bank services like yung loans and yung other types of deposit. So, yun ang good thing about Uno Bank. And guys, 6.5% ang ano, ha, time deposit niya. If you compare this with Maya, Maya has around 4% per annum for their time deposit, di ba? So mas malaki pa to with ano Maya. Okay, number 3, right now guys, ha, as of this time, free InstaPay transfer and wala siyang cap. Actually, pantapat talaga to para kay C-Bank kasi Uno Bank is basically a digital bank talaga, licensed by Banco Central. Not like C-Bank. C-Bank is a rural bank na sniff lang niya yung operations niya sa internet or online or digitally. But technically, hindi siya digital bank. So ito, sisigurado natin na licensed digital bank ng Banco Central. Okay, number 4. Well, ito yung isa sa pinakamagandang feature niya, which is nakalink si Uno Bank with your GCash. Kasi makikita nyo si Uno Bank under GSave sa inyong GCash account. So if you create your account with Uno Bank sa GSave, then nakalink na ang inyong Uno Bank account kay GCash. Madali na kayo mag-transfer ng pera from your Uno Bank papuntang GCash, madaling cash in na walang additional. Or the other way around, from GCash papuntang Uno Bank para mag-save kayo, or pwede rin namang from GCash, Uno Bank, and then ililipat nyo sa ibang bank account, free bank transfer via InstaPay. Diba? Nakatipid pa kayo. Okay, number 5 is meron siyang virtual card, virtual ATM card. Okay rin to kasi si C-Bank, sorry, si C-Bank talaga comparison ko kasi yun yung madalas na ginagamit ko. Si C-Bank, walang ATM. Well, sana standard na merong virtual ATM sa lahat. At least a bare minimum, yun lang meron. And then, itong virtual ATM ni Uno Bank is nalalock and unlock mo siya. So, may control ka sa paggamit ng iyong virtual card. So, hindi na yung matcha-charge yan ng unknown charges pag nakalock yan. Okay. So now, i-share ko naman sa inyo ang limang bagay na medyo mapapakamot tayo ng ulo with Uno Bank. Okay, number 1. Right now, nakalagay na cash-in channels sa Uno app is hindi pa active or available. Well, actually, hinihintay ko yung maging active eh kasi may nakita ko dyan na Dragon Pay cash-in. So, when we see Dragon Pay cash-in, it's an opportunity for your GCredit na may cash-in natin sa inyong bank account. Pero kasi hindi pa active. So, sad thing for us. So, number 2, no physical ATM. Yes,
meron siyang virtual ATM, pero maganda pa rin talaga na merong physical ATM na katulad ni GoTime, di ba? Yung makakapag-withdraw ka sa mga ATM machines. Though yes, merong free Insta Pay transfer, pero all-in-one sana kung meron. Kung may ATM ka, good job. Okay, number 3, Uno Loan is not available to every depositor. Hindi natin alam, merong sariling standard si Uno Bank kapag magpapahiram siya. And baka most of us are not eligible talaga for that Uno Loan. Number 4 is if you create a Uno Bank account na standalone using the app, hindi mo siya maililink dun sa iyong GCash account. Isang way lang yun eh. Kailangan create mo yung Uno Bank account mo sa GSave. Hindi pwedeng sa Uno Bank digital app ka na-create tapos i-access mo sa GCash. Hindi gagana yon. Pero kapag sa GSave ka gumawa, ma-access mo yan sa Uno digital app. Okay. Last but not the least is si Uno kulang sa promotion, kulang sa product na accessible sa mga tao. Parang may kulang talaga eh. Hindi ko alam kung full blast na marketing ng Uno Bank or full release na ng products nila. Pero sana merong available credit facilities like G-Credit, yung mga revolving credit, G-Credit, yung mga ganyan, Maya Credit. Sana magkaroon ng Uno Credit, di ba? Tapos, simula. Kahit siguro 1,000. And then, kung makita na okay ka naman, di ka nalilate, tataasan nila yung credit limit, so on and so forth, di ba? Pato lang ganun, di ba? So, yun lang naman ang mga limang bagay na pwede mo magustuhan with Uno Bank at limang bagay na mag-iisip ka. O nga, no? So, sana nakapag-share ako ng information sa inyo, trivial information about Uno Bank. So, yun lang muna for today's video, guys. But before we end this video, shoutout muna tayo. At shoutout kay at Jerlinsiacor-MV7FF. Okay, sabi niya, thank you sir, nailabas ko na pera ko sa GCash. Sana makashout ko. Verifying ID. Thank you so much, new subscriber here. Thank you so much for watching my video and subscribing to my channel. Guys, mas pinadali na ang GCash giveaway natin. Kailangan mo lang gawin is mag-subscribe na kayo dito sa channel ko, like this video, and comment this hashtag Road to 50K Subs. So pipiliin natin yung GCash winner dun sa may hashtag na Road to 50K Subs. And also, once we reach the 50,000 subscriber mark, yung cellphone na pamimigay natin will also be coming dun sa mga nag-comment ng Road to 50K Subs sa lahat ng videos na nilabas ko simula nung August hanggang sa latest. Ano pa ba? Sali na kayo. Napaka-simple lang naman, di ba? Yun lang muna for today's video. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala naman problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel, by clicking the subscribe button, also the bell button sa tabi ng subscribe, para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!